magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating day 20 ng ating nightly study of the Book of Acts. So bago po tayo mag-umpisa, samahan niyo muna po ako sa isang maiksing panalangin. Heavenly Father, we praise and thank you for tonight, O God, sa muli pinagkalooban mo kami ng isang pagkakataon na makapatuloy na makapag-aral ng iyong salita. Hinigiling po namin ang pagsama ng Banal na Espiritu na pagkalooban kami ng isang bukas na kaisipan at ng isang pusong mataba upang malaya namin na matanggap ang iyong katuruan ngayong gabi. Holy Spirit, ikaw po ang aming dakilang tagapagturo ngayong gabi. At ikaw, Panginoong Jesus, ang patuloy na maparangalan at maitaas sa aming kalagitnaan. At ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kagabi po ay pinag-aralan natin ang Acts chapter 7 verses 1 to 50. Ito po ay patungkol sa sermon ni Stephen sa mga taga Sanhedrin. Ito po ay ipinaliwanag po inilarawan ni Stephen ang kanyang pangangaral katulad po ng isang panorama picture. Ang pagturo po ni Stephen ay sinabi niya hindi para pakita ang ignorance ng mga taga Sanhedrin patungkol sa Old Testament, kundi para bigyan sila ng reminders sa mga hindi maganda na gawain o paniniwala na patuloy na ginagawa ng mga Hudyo o ng mga taga Sanhedrin sa kasalukuyan. So, ang pagtuturo po o ang sinabi po ni Stephen ay hindi para idepensa ang kanyang sarili, kundi para ipahayag ang katotohanan patungkol sa Panginoong Jesus at sa kaparaanan na madaling maintindihan o mauunawaan ng mga nakikinig sa kanya. So ngayong gabi po ay pag-aaralan natin kung ano po ang naging reaksyon ng mga taga-Sanhedrin patungkol po sa sermon o sa pangangaral ni Stephen sa kanila. So, ang topic po natin ngayong gabi ay ang Acts chapter 7 verses 51 to 60. At babasahin ko po ito sa ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. So, verse 51 po. Pagkatapos sinabi ni Stephen, napakatigas ng ulo ninyo, nagbibingi-bingihan kayo sa mga mensahe ng Diyos dahil ayaw ninyong sumunod sa mga sinasabi niya sa inyo. Palagi ninyong kinakalaban ang banal na espiritu. Manang-mana kayo sa ugali ng inyong mga ninuno. Walang propeta sa kanilang kapanahunan hindi nila inusig. Ang mga nagpapahayag tungkol sa pagdating ng matuwid na lingkod ay pinapatay niya. At pagdating dito ni Jesus, kayo ang siyang nagkanulo at pumatay sa kanya. Tumanggap kayo ng kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo sinunod. Nang marinig iyon ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila kay Stephen, nangangalit ng kanilang mga ngipin sa matinding galit. Pero si Stephen, napuspos ng banal na espiritu, ay tumingala sa langit at nakita niya ang nagniningning na kapangyarihan ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan nito. Sinabi ni Stephen, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang langit at nakatayo si Jesus na anak ng tao sa kanan ng Diyos. Sumigaw ang mga miyembro ng korte at tinakpan nila ang kanilang mga tenga para hindi nila marinig ang sinasabi ni Stephen. At sabay-sabay silang sumagot sa kanya. Kinalatkad nila si Stephen palabas ng lungsod at binato. Hinubad ng mga saksing laban kay Stephen ang kanilang balabal at iniwan sa isang binatang ang pangalan ay Saulo. Habang binabato nila si Stephen, nananalangin siya. Sinabi niya, Panginoon, Panginoong Jesus, tanggapin niyo po ang aking espiritu. Pagkatapos, lumuhod siya at sumigaw ng malakas. Panginoon, huwag niyo silang papanugutin sa kasalanan ito na ginawa nila. At pagkasabi niya nito, namatay siya. Ang Diyos po magpala sa pagbasa ng kanyang salita.
So makikita po natin sa verses 51 to 53 ng ating pinasa ay in-apply po dito ni Stephen ang kanyang sermon sa mga nakikinig sa kanya. Sinabi niya na ang mga nakikinig sa kanya ay manang mana sa kanilang mga ninuno. Napakatigas ang ulo, nagbibingi-bingihan sa mga mensahe ng Diyos at lagi nilang kinakalaban ang banal na Espiritu. Sinabi ni Stephen na, oo, tinanggap ninyo ang kautusan na ibinigay ng Panginoon. Ngunit, na binigay ng Panginoon sa pamamagitan ng mga anghel. Pero hindi nila ito sinunod. So dito makikita po natin ang boldness, ang wisdom, ang power ni Stephen sa pagpapahayag na kung paano itong mga Hudyo ay guilty of rejecting God's message. Bakit po kaya si Stephen ay mayroong power, may wisdom, may boldness? Ito po ay dahil siya ay filled with the power of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang source ng kanyang courage, ng kanyang wisdom, ng kanyang power in preaching. At ito po dapat ang mangyari rin sa atin. Dapat tayo sa pagpapahayag ng gospel of salvation ay maging filled din po tayo, maging punong-puno rin po tayo ng banal na Espiritu. So, verse 54 po, sinasabi po rito ng marinig po ng mga taga Sanhedrin ang sinabi ni Stephen. Sila po ay galit na galit. Meron pong parang isang kutsilyo na humiwa sa puso ng mga nakarinig. And they were convicted by the Holy Spirit. But instead po na magkaroon sila ng submission sa conviction of the Holy Spirit, ang mga taga Sanhedrin po ay nagkaroon ng uncontrollable anger. Nangalit po ang kanilang mga ngipin sa galit. Gnashing of teeth. At tutunayan po natin ang New Testament, 7 times po binanggit dito ang weeping and gnashing of teeth. Kung titingnan po natin ang Mateo chapter 8 verse 12, sinabi po rito o dinescribe po ng Panginoong Jesus na ang hell o ang impyerno is a place of weeping and gnashing of teeth. Tingnan po natin ang Mateo 8 verse 12. But the sons of the kingdom will be cast out into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Ito pong mga taga Sanhedrin, sila po ay mga prominent na mga tao, sila po ay mga successful, sila po ay mga sinasabi mga religious. Pero they rejecting God, they rejecting God's message. At ito po ay nagre-reveal o nagpapatunay na sila po ay mga citizen of hell. Kung titingnan po natin ang verses 55 to 56, si Stephen po, habang po siya ay binabato, ay nakita, nagkaroon po siya ng vision ng glory of God at nakita po niya si Jesus standing at the right hand of God. Sabi po niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang langit at nakatayo si Jesus na anak ng tao sa kanan ng Diyos. Ipinakita po dito na sa vision po ni Stephen na ang Panginoong Jesus ay nakatayo. Hindi po siya nakaupo tulad po ng sinabi sa Mateo chapter 26 verse 64 at sa Colossians chapter 3 verse 1 na the Son of Man is sitting at the right hand of the power or sitting at the right hand of God. It is significant to note po na ang Panginoong Jesus po ay nakatayo nung nakita ni Stephen sa kanyang vision. Ibig sabihin po, ang Panginoong Jesus po ay hindi niya po inuupuan ang ating mga sitwasyon. Sa pagkakataon po yun, ay nakikita niya ang nangyayari
kay Stephen kung paano po ipinaglaban ni Stephen ang gospel of salvation. May ginagawa po ang Panginoon in the midst of our struggles. At ang Panginoon po ay nagre-reward sa lahat ng ating ginagawa patungkol sa Kanya. Sabi nga po, walang lugi sa paglilingkod sa Panginoon. At sa case po ni Stephen, maaari pong nakita niya na nakatayo ang Panginoong Jesus, giving him a standing ovation ng ang kanyang kapalaran makes him unique among believers. Dahil po, si Stephen po ang naging first of all martyrs among the followers of Jesus. Si Stephen po, he acknowledged Jesus or stand as witness of Jesus. Sa harapan po ng mga tao, sa harapan po ng mga taga-Sanhedrin. At nagkaroon po siya ng vision, seeing Jesus, standing, acknowledging Him sa harapan ng Diyos Ama. So, sa verse 57 naman po to 58, sinasabi po rito na si Stephen, ang kanyang vision sa mga taga-Sanhedrin na nakikinig sa kanya, ito po ay naging too much sa pandinig ng mga nakikinig sa kanya. Kaya nagkaroon po sila ng violent reaction. Ang ginawa po ng mga taga-Sanhedrin, tinakpon po nila ang kanilang tenga at upang hindi nila marinig ang sinasabi ni Stephen. At sabay-sabay po sila na sumugod sa kanya. Kinalagkad po nila si Stephen palabas ng lungsod upang doon batuhin. Kung titingnan po natin yung nangyari po kay Stephen ay the same thing po. Nangyari din po yan sa kapanahunan ng Panginoong Jesus. Kung maaalala po natin na ang Panginoong Jesus, nung nangaral po siya patungkol po nung sinabi niya na he would sit in the right hand of God. Nung, at yung po mga nakakarinig sa kanyang pangangaral patungkol dito ay nagalit sa kanyang parata at sinabi po niya, siya po ay isang blasphemer. At dahil po dito, ito po ang naging dahilan bakit ang Panginoong Jesus ay hinatula ng kamatayan sa krus. Kung tignan po natin ang Mateo chapter 26, verses 64 to 66, Jesus said to him, "It is as you said, nevertheless, I say to you, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming on the clouds of heaven." Then the high priest tore his clothes, saying, "He has spoken blasphemy. What further need do we have at witnesses? Look now, you have heard his blasphemy. What do you think?" They answered and said, "He is deserving of death." Malamang po nung sinabi po ni Stephen ang kanyang vision, nakita niya itong crucified Jesus stood in the position of authority at the right hand of God. Ito po ay blasphemy ang dating sa mga taga-Sanhedrin. Kaya sila ay nagkaroon ng violent reaction at inilabas si Stephen sa lungsod upang batuhin. Siguro iisipin po natin ngayon na extreme naman po ang reaction nitong mga nakarinig nitong mga taga-Sanhedrin. But actually, it's a typical reaction po of those rejecting God, of those rejecting the message of God. Ito po ay a typical reaction sa mga tengang sarado, sa mga puso na nagre-reject sa mga revelation ng Panginoon. At para po sa kanila, ito po ay isang blasphemy. Kaya kung makikita po natin na tama pala po ang ating pinag-aralan sa Book of John dati,
sa John chapter 16 verse 2 to 3, dito po sinabi po ng Panginoong Jesus na darating ang panahon na mga mangaral ay uusigin, papatayin, at ang gumagawa nito ay iisipin nila na ang ginawa nila ay service to God. Kung tingnan po natin, basahin natin John 16 verses 2 to 3, they will put you out of the synagogues. Yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. And these things they will do to you because they have not known the Father nor me. So, si Stephen po ay inilabas sa lungsod para siya ay batuhin. Ito pong stoning ay standard method of capital punishment in ancient Israel. At ang mga witness po, ang mga witnesses po sa pagbato dito kay Stephen, nilatag po nila ang kanilang mga damit o ang kanilang balaban sa paanan o sa paa ng isang lalaki na ang pangalan ay Saul. Si Saul po, isang member po ng Sanhedrin. And he stood there bilang isang supervisor. Siya po ang nagbigay ng approval sa execution ni Stephen. Sa last two verses po ng ating pinag-aaralan ngayon, verse 59 to 60, makita po natin na binabato po nila si Stephen habang siya ay nananalangin sa Panginoon. Ang sinabi po sa panalangin ni Stephen, Lord Jesus, receive my spirit. So, makita po natin na hanggang sa kamatayan, nandun po ang complete trust ni Stephen sa Panginoong Jesus. At sinabi rin po niya rito, Panginoon, huwag din niyo silang papanagutin sa kasalanan ito na ginawa nila. Kung titingnan po natin sa kasalukuyan, ang panalangin po ni Stephen ay sinagot ng Diyos sa pamamagitan po sa buhay ni Saul o ni Paul. Doon po natin makita ang kasagutan ng panalangin ni Stephen. God touched the heart of Paul who agreed or gave approval sa pagbato sa kanya. Si Paul na number one na kaaway ng Panginoong Jesus, si Paul na number one na executor ng mga disciple ng Panginoong Jesus. Siguro po kung hindi na nalangin si Stephen, wala pong Apostle Paul na isa sa mga leader ng first generation of Christians. So kaya po sa mga susunod pong gabi ng ating pag-aaral, malalaman po natin ang kwento patungkol po dito kung sino itong si Paul, kung paano po siya naging follower ng Panginoong Jesus. So dito po makikita po natin sa panalangin po na ginawa ni Stephen na ang Panginoon po pala ginagamit tayo in our times of suffering. Na kahit meron po tayo na pinagdaraanan sa buhay in our daily struggles, God can greatly use us. Tulad po si Stephen, sa gitna po ng kanyang kamatayan, nagawa pa rin po niyang mag-usad ng isang panalangin para sa iba. At pinatunayan po ito ng Panginoon na sumasagot siya sa ating mga panalangin. At after pong manalangin ni Stephen, siya po ay nilagutan ng hininga at doon po siya namatay. Si Stephen po ay hindi isang superhero. Si Stephen po ay isang follower ng Panginoong Jesus. Isang follower with boldness, with power, with full of wisdom. Dahil po siya ay filled with the Holy Spirit. So, after po natin marinig ngayong gabi ang buhay at kamatayan po nitong si Stephen, ang tanong po, ano po ang courageous things o mga bagay na you now feel called to do? Dahil naniniwala po ako ngayong gabi, after po natin itong mapag-aralan, God is calling us tonight to serve, to share, to give, to care, to walk, to talk, tulad ng isang disipulo ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin ay courage and to remain faithful
sa calling ng Panginoon. And we have an assurance na sasamahan tayo ng banal na Espiritu Santo. Tayo po'y manalangin. Father God in heaven, salamat po sa pagsama mo sa amin ngayong gabi sa aming pag-aaral. Salamat Lord na ikaw ang nagbigay ng bukas na kaisipan sa bawat isa. Dalangin po namin na patuloy mo kami patubayan, pagkalooban ng lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Salamat Father God at ikaw Panginoong Jesus ang patuloy na maparangalan sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat at patuloy ko po kayong inaayahan na patuloy kayong sumubaybay at makinig at mag-aral ng salita ng Diyos sa ating nightly study in the Book of Acts. Magandang gabi po sa ating lahat.